Di ba sila nagbubukas? Linis. Linis na ako. May pang holiday. Diyos ka po! Sa Mabuhay Savings Bank dito sa San Pedro, Laguna. Tinatayang 10 milyong piso ang natangay kapalit ng mga kawawang biktima na bawang empleyado ng Natura Banko. Second na nga sa pumasok kanina eh. Kakahe lang kasi ng anak ko. First day niya dapat kanina eh. Turami si Ana na ibibili nga ako ng higaw sa utang sweldo. Grabe naman ang kinuhanin na. Parang naman gano'n. I want to assure our constituents, as Mayor of San Pedro Laguna, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyan ng hustisya ang nangyari sa Mabuhay Savings Bank robbery massacre. In fact, I'm offering a reward of 500,000 pesos kung sino man makapagbibigay ng impormasyon that will lead to the arrest of the perpetrators. Mayor, totoo ko ba na si Bakna Sapreso ang chief of police ng San Pedro? Yes, yes. I'm taking over as the new chief of police dito sa San Pedro. I've been mandated by no less than the President of the Republic to bring the perpetrators to justice. That's why we are forming Task Force Mabuhay in coordination with the NBI, the CIDG, and DOJ para umusad na ang imbestigasyon namin sa kasong ito. My friends from the press, kakailanganin ko po ang tulong ninyong lahat. Gusto natin lahat na magkaroon ng hustisya ang mga biktima. Kapag nakuha na ninyo yung mga lisensya ninyo bilang security guards, kailangan isabuhay nyo na ang lahat ng mga to. Unang dapat ninyong tandaan kung ano ang magiging trato ninyo sa mga tao makakasalamuhan nyo sa trabaho. Tinan nyo itong mga litratong to, ah. Sabihin nyo sa akin kung sino dito sa mga tatlo maaaring gumawa ng masama. Sir, palagay ko yung chicks. Iba tingin sa akin eh. Mukhang gusto ko gawa ng masama. Sa kama. Kapal talaga na mukha mo kalas. O, tahimik muna. Sa tingin ninyo, sino naman ang harmless sa kanilang tatlo? Itong lalaking to ay si Romualdo Dulat. March 4, 1994. Pumasok sa restaurant sa Cagayan de Oro. Ipasabog ng granada. Lima ang patay. Itsura pala. At hindi naman ako nagkamali sa'yo, Kanlas. Sinasabi ko na nga ba, lalaki ang hilig mo eh. Dahil itong taong to, hindi totoong babae. Siya si Daniel Camarines. Daisy Golda ang ginagamit niyang alias nung sila ay nanloob sa isang jewelry shop. Ninakaw ang lahat ng pera sa kahera, tinangay lahat ng mga alahas. At eto namang cute na batang to ay si Lizelle Santa Maria. 7 taong gulang nung nilunod niya ang kanyang kalarong si Dexter Gonzaga sa swimming pool ng kanilang subdivision nang dahil lang sa tuksuhan. Ano ba ang punto ko dito? Na lahat ng mga taong makakasalamuhan ninyo sa pagiging security guard ninyo, kailangang ituring ninyong kaaway. Matanda, bata, maganda, pangit, lalaki, babae, bakla, tomboy. Isa lang ang kailangan tandaan ninyo. Na lahat sila
posibleng may masamang binabalak. Nakaaway ko to. Sir, may napatay na ba kayo sa pag-CCQ nyo? Break muna tayo, 15 minutes. Lahat ngayon sa PNP, umiikot ang putang ina mga puwet. Pati yung unit natin dati, kinakalampag na si ADG ngayon. Mandate ni Presidente. Oh, hindi ka na ba umiinom? Panata po, sir. Hanggang kailan ba yung panata mong yan? Hanggang sa Marine State sana ako, sir. Presanto, huwag kang magkalala. Nakabukas pa naman yung kaso mo. Pag nagkaroon na ng bago administrasyon, at saka tayo gagawa ng diskarte natin. Saan tumikita ka naman dito sa pagtuturo, di ba? Hindi naman ako nagre-reklamo, sir. Ang gusto ko lang naman talaga, makabalik ako sa duty. Putang ina kasi yung mga siraulo mga kasama natin eh. Sila'y sumisira sa mga matino natin mga pulis. Yan. Yung mabuhira brain massacre na yan. Mga sundalo, tsaka mga pulis na pinaghihinalaan ng media, tsaka ng mga tao. Sa modus operandi pala ng pagpatay, alam mo na. May lead na ho ba tayo, sir? May na-identify yung isang witness. Lookout yata ng grupo. Chapang dala niya na eh. Chok na lang. At saka eraser. Pare talaga. Palabiro oh, talaga. Pabali! Oh, sinabi ko naman sa'yo. Antayin mo ako kapag ilalabas mo si Mama sa kwarto. Kaya ko naman eh. Tsaka sobrang alisangan kasi kayo napapawis si Mama para ma-prespa naman. Sige, ako na yan. Bala dito. Kumain ka na ba? May trap akong isla dyan. Sige. Magkakaroon ng stretch marks dito. Yan yung ginamit ni Maring Linda. Nakita mo yung puso niya? Walang stretch marks. Flawless. Oo, oh, kinis niya eh. Tsaka lang po. Aray, nagjo-joke lang naman ako eh. Paano ko naman makikita yung puso ni Maring Linda? Di hinabol ako ng taga ni Paring Mark. Ewan ko sa'yo. Oh. Anak ko, tinan mo yung nanay mo. Sa jumpy cone. Tingin mo pa lumabas yan, ikaw ang kakapihan yan. Tapos syempre, lalaki yata itong anak natin. Sino ba magtuturo ng basketball dyan? Ng boxing, tsaka ng taekwondo? Ako lang. Ayan. Ngayon pa lang, puro pagiging violenta na yung gusto mo ituro sa anak natin. Hindi naman pagiging violenta yun. Sports yun. Ganon din yun. Ako, nagtatalo tayo kung ano ituturo sa anak natin, pero hindi pa tayo nagdidesisyon kung ano ibibigay natin pangalan. Eh, bakit ba ayaw mo kasing junior na lang?
Eh, sabi mo, pwede natin sabihin na mas bagong pangalan. Melva, dalawang taon din tayo nagyantay bago ka nabuntis. Baka kasi mamaya na, hindi yan tayo ulit magkaroon ng lalaking anak eh. Pag-isipan mo mabuti. Napag-isipan ko na. Ayan, saan ka magaling? Yan lagi yung sagot mo sa lahat, no? Eh, siyempre. Kaya ka nakakabuo. Sir, huwag niwala kayo sa akin. Wala talaga ako nung sa robbery masayang na yun. Hindi mo ako lookout. Parang ako ayun na maniwala kayo. Sino mga kasama mo? Sir! Hoy! No! Babol sa mukha, di ba? Doon ka muna sa labas. Ako na bahala rito. Upo, sir, sige na. Sir, naniwala na kayo sa akin. Mahilig ka ba sa isaw, Carrasco? Sir? Gusto mo, labas natin yung pito ka mo? Sir! Alam namin lahat dito na dati kang impormante ng pulis na tundo. Banggitin mo na yung mga pangalan ng kasama mo para matapos na tayo dito. Sir, di ko talaga alam. Hindi tayo matatapos dito. Sir. Masakit na kamay ko. Hindi ba sumasakit ang katawan mo? Sir, di ko talaga alam. Pangalan. Wala. Pangalan? Wala, sir. Sige na. Pumunod ako, sir. Hindi ko talaga alam, sir. Sir, di ko. Pangalan. Magbigay ka na ng pangalan. Wala pong kasalanan ng anak ko. Hindi pa ako naniniwala na kasama siya dun sa pumatay sa mga tao sa bangko. Dibisyo po kami. Pero mabait po ang anak ko. Hindi po siya mamamatay tao. Dalugan na po ang anak ko. Wala po siyang kasalanan. This heinous robbery massacre is the crime of the decade. Ibalik ang death penalty! Justicia! 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 Alis ka na ako, Berto. Pahay, namingin ito. Ah!
Kumain na ko muna kayo para magkalaman yung sikmura ninyo, pa. Huwag na. Susuka ko lang yan eh. Maliligo na lang ako at baka malate ako. Papasok pa mo kayo? Oh, eh wala namang kargamento papasok sa costume ngayon eh. Tutulugan ko na lang sa opisina. Wala na ako si Clive eh. Pa, ilang araw na kayo pumapasok na may hangover. Akala ko winarningan na kayo ng supervisor ninyo. Hoy, Crisanto. Huwag mo ako sesermonan, ha? Magaling ako sa diskarte. Sa pamilyang ito, iisa lang ang nagpapahuli at umaamin ng kasalanan. At hindi ako yun. Sa ngayon ay tapos na ang libing ng Mabuhay Savings Bank Assistant Manager na si Teresa Gallegas dito sa Laguna Heavens Memorial Park. Marami sa kanilang mga kamag-anak ang nakiramay at sumama hanggang sa huling antungan ng 2 sa 10 biktima ng Laguna Bank Robbery Massacre. Anak na ba, misis mo? Sana tapos ang pain, Ju. Lalaki, babae? Lalaki. Buti ka pa, may junior ka na. Ako, puro babae. Pambayad siguro sa mga utang mo. Gago. Wala akong utang. Bayad lahat na naging chicks ko. Ako, jingle muna ako. Ingat ka, baka puntod maihihan mo. Ano ba naman ang gagawa nila? Multo rin yung yag balls ko. Manapat! Marunong ka pa rin bang solitaryo? Yes, sir. Bumigay ng tricycle driver in lookout. May na-identify na isang suspect. Ayaw na ito na ipagawisan sa due process. Bakit? Mga polis at militar ang involved? Pag sumabog pa ito sa media, magiging palengke lang itong kasong ito. Operation Solitaire. Dating gawi. Dapat malinis. Sino nag-recruit sa'yo? Sino nag-recruit sa'yo? Si Matias Dimaranan po. Sino si Matias Dimaranan? Dating sundalo. Nag-awal. Pagbahay ko. Ilang kayo lahat sa grupo? Ilang kayo lahat sa grupo? Anim ko. Sabi niya, may racket daw siya para sa akin. Pwede lang ako look out. Thank you.
Paano kanya na-recruit? Nagi pa kami nung isang buwan sa pesta sa San Pablo. Mayayari sa'yo. Gago ka talaga eh. Nag-umpisa na kami. Lalo, wala ka pa. Po kasi ako sa raffle, eh. First time ko pong manalo, sir. Pasensya na po, nadala. Yes! Yes! Ang dami na sakit ng ulo binigay mo sa akin. Umalis ka na. Sige, salamat po, sir. Babalik na po ako sa kwadra. Ang sinasabi ko, umalis ka na dito sa farm ko bago ako madamay sa mga katarantaduan mo! Sir, wala naman hong kasa yung ginawa ko, ha. Ay, wala naman pong nagreklamo, sir. Baril kong ginamit mo. Gago ka, umalis ka na! Umalis ka na! Anak ko, alam mo kung sino ka mayaman, ha? Ha? Alam mo kung sino ka? Tarantado ka! Yayaman din ako, ha? Hindi ko kailangan itong bulok na trabaho to. Sana mamatay lahat ang baka mo! Ha? Ano? Matias! Saan ang baril mo? Ha? Matias, tama na yan! Matias, halika na. Matias, saan pupunta ngayon? Umuna ako sa barracks, sa may parola. Andun pa mga kabarkada ko. Matias, buntis ako. Hindi na ba kita makikita? Ay na naman, oo. Oh. Tigil mo na yung kakadrama mo! Hindi naman kita pababayaan eh. Ano ko yan? Pananagutan ko yan.
pag nakuha ko yung pera ko, na tayo sa Buanga. Sama natin yung anak ko. Tapos magtatanim tayo, magnegosyo kahit ano. Oo, oh, di ba? Oo, oh, ano, umiyak, iyakin naman ito. Ano ka na? Akin eh. Gara na motorbay, ha? Ganda, no? Oo. Bigay sa akin ang utol ko, kaso medyo siray na yan. Sigid naman, eh. Gusto mo, sa'yo na lang, eh. Oh, ayos. Kunin ko talaga to. Picture ko lang ba, ha? Pwede, no? Bay, tignan ko lang, bay. Picture ko lang, bay. Ikaw ba si Matias Libaranan? Ilan ang pinatay mo sa kanila? Sabi mo? Mabuhay Savings Bank. Putang ina! No. We don't have a suspect in custody yet. We may have leads, but as I've said, wala pa kaming nagagawang aresto. Di ba, tigilan mo na yan? Narinig hanggang kwarto ko yan. Pagkuskus mo. Malapit na ako ito, tay. Pa. Pagka ba naka... Balik ako sa pagpupulis. Babalik din mo ba yung respeto niyo sa akin? Sabi sa akin ni Doc Benji eh, kapag may high blood ka, habang buhay may high blood ka. Lagi niyong tatandaan. Dalawa sa dibdib, dalawa sa ulo. Taas pa ba? Taas pa ba? Okay. Intel report kay Roger Ponce. Madasalig ang tao, di ba? Spina? Araw-araw, sir. Tsaka tuwing Biyernes, meron ang debosyon sa Nazareno. Ako, matagal na akong hindi nagdarasal. Wala naman nakikinig? Hindi ko totoo yan, sir. Bakit? Pinapakinggan ba ng Panginoon ang mga panalangin mo? Nararamdaman ko siya. Ayos, ha? Close pala kayo ni Lord, ha? Ano sa tingin mo nararamdaman niya sa ginagawa natin?
Justisya lang, Chief. Kristanto, isama mo ko sa mga dasal mo sa Nazareno. Sana mabigyan ko kamo ng justisya na nangyari sa asawa at anak ko. Carrasco, gusto mo bang masunog yung kwek-kwek mo? Huwag naman, boss. Ilang puno ko sa shot ako eh. Nakakuha mo pang magpatawa, no? Sino pa yung isang kasama? Roger Ponce, boss! Kilala mo rin tong Roger Ponce na to? Matagal na ulong yun. Naging bata ng isang pulis dun sa presinto. Tapos nakapuga daw. Pero mukhang pinanabas lang. Sa loob na si Sarge kasama si Enteng, tsaka si Q. Dito ka lang hanggang sa lumabas kami, ah. Alerto ka, ah. Ayan, ah. Isao. Eh, ano naman ang ginagawa ng Roger Ponce sa grupo? Ah! Driver ng getaway car, boss! Driver ng getaway car, boss! Pag nalaman to ng boss mo, alam mo na kung anong mangyayari sa kapatid mo. Huh? Kuya! Ano ka ba? Oh. Alam mo masama ni boss Enteng yan eh! Kuya, sandali lang! Ano ba? Sandali lang, kuya. Wala akong kasalanan. Pag di ko daw siya pinagbigyan, gagawa daw siya ng kwento kay Boss Enteng para masasanti tayo. Alam mo kaya ata pinagpunta dito para tulungan ako, hindi bigyan ng problema! Tanga ba? Kuya, hindi naman malalaman kung hindi ka magsusumbong eh.
Linaw! Oh, tayo pupunta. Punta. Punta bus terminal. Uwi ka ng Bicol, bukas gago ka. Takay! Ano gagawin ko sa Bicol, kuya? Masaya na ako dito. Tinutulungan ng akin tayo. Kaya kang takay kung sino gusto mo pakakain doon! Pag nalaman ni Boss Enting yung katarong todo mo, siguradong bayag mo yung sisibakin niya. Pasok! Papag-check ko sa itong exhaust ng motor, parang medyo kumagaral-gal eh. Dito ka nalang magpagawa. Magagaling ang mga mekaniko namin dito. Dito? Talyer mo ba to? Sasawa ko. Sawa ka na pala eh. Ano ka ba? Hindi naman siya palagi dito eh. Ako ang palagi tumatao dito. Lagi ka nang dito? Yes. Sige, pabalik ako dyan ha. Sigurado ka ha? Oo, oh, balik ako agad. Sige. Kuya, hindi ka na ba uuwi sa atin? Hanga ka ba? Pag bumalik pa ako, siyempre makukulong pa ako, no? Ano ka ba? Ayos ka nga. Ano sasabihin ko ka na, tatay? Bakit ako biglang umuwi? Mag-aral ka! Mag-graduate ka nun! Haka na lang to sapatos mo, ha? Kuya! Sige na! Ha? Para may sapatos ako sa probinsya. Pauwi mo naman ako eh. Ha? Kuya! Ano? Anong nangyari? At? Ayos ka. Yung sinir? Ino naman oh! Problema ba? Baka makatulong ako dyan. Hindi pare, walang problema dito. Sigurado kayo? Masabi ko, ayos lang kami. Hindi pare, walang problema. Thank you.
mo! Sino sa inyo ang gustong maging pulis pagdating ng araw? Tingnan niyo to. Dating nag-secure niyang pulis na yan. Ngayon, senior police officer na. SPO3, Dindo Marasigan. Nagpursige mag-aaral ng criminology at habang nagsisecure, nag-training sa PNP. Kaibigan niyo, sir? Hindi. Pero lahat kami sa PNP. Alam ko anong record niya. Naalala niyo ba yung Shanghai Cartel Raid? Namatay lahat ng police operative na nandun maliban kay Marasigan. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid. Top 5 pala sa most wanted list ng Pilipinas. Sir! Baka pwede mong magpa-autograph. Ayan, sir. Oh. Ang gwapo mo po dito. Ah, sir, dito na ako ah. Idol na idol kita, sir. Sir! Sir, sandali lang ako. Idol lang ako kita. Bakit? Gusto mong pumatay ng tao? Kaya mo mong pumatay, ha? Pabayaan mo na. Mga bata pa yung mga yan. Di pa ka nadudugisan ang dugo mga kamay niyan eh. Ala siguro nila, madaling pumatay eh. Cristanto, salamat ha. Saan ho, sir? Salamat sa loyalty mo. Alam ko mabigat ang hiningi ko sa'yo noon. Alam ko naintindihan mo. Pero hindi ko naalala na magpasalamat sa'yo.
kita po! Sige! Sige! Takbo! Sige! 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 Baka matay! Ako! Sige! Baka matay! Tama na! Atasin! Tama na! Balita! Tigan! Tigan! Saan pumunta, ha? Baba! Baba dyan! Bumitaw ka dyan! Bumunta ka ngayon! Bumapapapapap! Baba! Kaya mo na! Sige! Baba! Sipina, sira! Baba, bumunta ka dyan! Sige na! Hoy! Bumunta ka, sabi eh! Tutok mo na! Baba! Tutokan mo! Sige na! Bumunta ka dyan! Atik yan! Go! Kayo na! Tutokan mo! Ang media, pati si Chief. 16 lang pala yung suspect natin eh. Tapos yung mga magulang ng butang ina. May pwesto sa DSWD. Espina, ayoko maungkat nila yung mga kaso natin dati. Sigurado magkakaroon ng malawakang investigasyon to. Mahuhukay, hindi dapat mahukay sa mga nangyari sa suspect natin. Anong gusto niyong gawin ko, Chief? I want you to take full responsibility. Pero huwag kang mag-alala. Alagaan kita at ang pamilya mo. Mamainom kayo kahit konti lang, ha? Konti lang. Sige na naman, konti lang. Ha? Please, huwag mo lang galitin. Mama, mamaya na lang ulit, ha? Kumusta nga pala yung baby shower? Ang saya, ang daming regalo ng anak mo. Nakakatawa itong si Maylis. Tingnan mo naman yung binigay. Manika. Pabihira talaga ito si Mylin. Robin Lloyd? Yan ang muna yung binigay kong pangalan kasi hindi pa naman tayo nakakapag-desisyon kung ano yung bibili natin, di ba? Paborito mo si Robin Padilla, ako naman si John Lloyd. Kaya pinagsama ko na lang. Malibay, kinahihiya mo ba yung pangalan ko? Iniisip ko lang naman yung anak mo, Crisanto. Paano pag lumaki to? Mapanood niya yung balita tungkol sa'yo. Ginagawa ko naman lahat para malinis yung pangalan ko eh. Nangako sa akin si Chief Rudy. Marireinstate daw ako. Ano, Carrasco? Isa pa? Dating pulis na hindi lang si Ating Omesilio sa robbery division sa Dondo. Pero alam ko ngayon sa Tarlac na sinagadis dito. Ibig mong sabihin, amo ni Roger Ponce si Enteng Omesilio. Sa laglabas kay Roger sa presinto,
Boss! Oh, gusto ka dyan? Asma! Boss, ano yan? Fax machine. Sa bangko yan, boss. Oh, kailangan bumili pa ako ng bago. Kailangan ko sa bahay. Oh, dali mo muna sa bahay. Bajaj! Isa rin ba sa pumasok ng bangko tong entering homisilyo na to? A mastermind. Kailan ba kayo dito? Oh, eh bakit parang naiirita ka? Ayaw mo ba na nandito kami ng daddy mo? Hindi. Ang dami ko kasing projects eh. Dad! Alam mo naman pag nandito si mami, ang dami niyang gustong gawin, di ba? Ang dami niya pang gustong puntahan. Huwag mo nga akong lokohin, Maggie. Alam ko na halos araw-araw, eh dito na nakatira yung boyfriend mo. Shut up, mami! Hanggat hindi ko nalilinawan yung pagkabalil kay Roger kay Kito, delikado kami. Hindi namin alam kung sino ang target. Execution yung ginawa dun sa magkapatid eh. Nagtaka pa kayo? Eh sino lang ba sa pamilyang to ang maraming kaaway na kriminal? Antay. Kapag nahuli ko natutulog ito boyfriend mo, papasalvage ko yun. Pero sayang yung magkapatid, ano? Masipag at saka masunurin pa naman. Ano kaya kung padala na lang natin ng abulo yung mga pamilya? Hindi ko naman ang bahala doon. May pag-ita ko kay Salazar. Sir, sorry po, sir. Hindi po siya sadya. Sabihin mo ngayon kasama mo sa taas, ha? Basta yung sapatos ko, abalag mamap siya, tatanga-tanga. Pasensya na ako, sir. Di ba rin pagsasabihin ako po? Ah!
Ano ba kasing nangyari? Yung mga estudyante kasing nag-boxing dun sa klase ko kanina eh. Sibuhan ko lang awatin. Baka ikaw na paaway ha. Gusto mo ba talaga sa'yo ipangalan yung anak natin? Kung yun ang gusto mo, okay na ako. Uy, Bakit? Sakit. Ha? Alam mo, sumisipang. Likot-likot. Tapos ano nangyari? Naghintay lang kami sa labas hanggang dumating yung mga empleyado. Tapos? Tapos dumating sila. Halos sabay-sabay dumating. Pinapakilala ko lang kung kasama nating tanga. Na si Roger po siya sa mga kaibigan natin dito. Ha? Mga kaibigan? Siya nga pala. Yan, yan nakikita niya yan. Si Matias, si Maranan. At ako? Ako? Ako si Dindo Marasigan. O ano? Ano pang hinihintay nyo? Sige na! Sige! Ngayon, paano ka mo natin babawiin na narinig nila?
Yes, sir. Ako nang bahala sa operation, sir. Sige, sir. Ako nang mag-oversee, sir. Okay pa. Huling barahan na to. Ako nang bahala. Kami sa PNP. Alam ko anong record niya. Mag-isa niyang tinugis at nahuli yung Chinese operator na nandun sa raid habang nagsisikyu. Nag-training sa PNP. SPO3, Dindo, Parasigan. Titikim ka na naman. Alam mo, tal, ginagamit ko lang itong mga drogan to para malaman ko kung anong tumatakbo sa utak ng mga kalaban ko. Siyempre. Baka habol naman ako sa'yo. Ano ba? Nangigigil lang ako sa'yo. Masokista ka, no? Ewan ko ba? Naglilihi yata ako. Bakit? Takot kang mabuntis ako, hmm? Dahil ang dalawa na anak ko, hindi kita kaya supportahan. Paano kung sabihin ko sa'yo, mahal kita, hmm? Mahal? Bakit? Libre namang mangarap, ah. Gusto mo maging kamit, ha? Hmm? Pok-pok ako. Dream come true sa amin na maging kabit. Itchi, ano nga ito nagtatawanan? Nyeta ka. Yeah. Okay. Pusin ka lang tayo, ha? Tawag ha? Sige na. Sandali lang ka, oh. Offer sa akin si Mr. C. Offer? Anong offer? Gabahin niya na daw ako. Ano sabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko. Pag-iisipan? Tanggapin mo yun, no? Tang ina mo, fuck you!
tatanggapin ko na yung alok sa akin ni Mr. C. Putangin ang incheck na yun. Bubugbugin ka lang nun. Okay lang yun. Masokista naman ako eh. Sanay akong masaktan. Ano ba talagang gusto mo, ha? Alakan kita? Ibahe kita? Assemble mo na ang grupo. Habol ako dyan. Sir, hintayin pa ba natin yung backup, sir? Huwag na, kaya na natin to. Hindi ko kailangan yan. Tara. Mo.
Sino ka? Ayaw mo magsalita. Pre, baka mapitin ka sa katututok mo. Pitin lang kung puro tutok at hindi mo ipuputok. Putok mo. Nakikita mo sa mga mata mo. Nakilala mo ako. SPO3 din itong mas yan. Talino. Maabilidad, maangas na pulis. Akala ko pala matino ka. Hindi pala ikaw pa pala ng ati. Putang ina ka. Pulis ka, ano? Kita ko sa galaw mo. Pideya ka, di ba? Pwede ka naman magpulak ng drugs. Pero bakit ba pinatay yung mga inosenteng tao doon sa bangko? Anong pinagsasabi mo? Anong bangko? Mabuhay si Vince Bank. Tangi, inasan mo nakuha intel mo? Ha? Ano? Sinasabi ko lang, kapag ginawa ninyong Crisanto Jr. yung anak niyan, ang laking problema niya pag laki niya. Pag nag-apply ng NBI clearance yan, tiyak! Dawit sa record ng tatay niya. Suspended lang po si Chris, hindi po siya convicted. Naka-open po yung case niya. Ikaw! Ganun na rin yun eh. Kaya lahat naman ngayon nasa internet na eh. Kapag gumawa ka ng kabulastugan habang buhay mo, habang buhay mo, nakadikit sa iyan.
Tinan mo ang nangyari sa anak ni Paring Pido. O hindi ba nag-suicide? Dahil hindi mawala-wala yung video ng sex scandal nila ng boyfriend niya? O, hanggang ngayon, naririnig ko pa sa mga ka-opisina ko yung CCTV mo eh. Nandun pa sa YouTube. Kami po ang magde-desisyon kung anong gusto namin pangalan sa anak namin. At nakapag-desisyon po kami. Oh! Eh, ano ba kung nakapag-desisyon na kayo? Hindi naman matinong desisyon. Ano po bang gusto ninyo? Ipangalan namin sa inyo yung anak namin? Para ano? Para na maging katulad ninyo? Katulad kung ano? Katulad kung ano? Alam ko po kung ano ginagawa niyo kay Mama. Nakita ko kayo. Ano ba pinagmamalaki nitong asawa mo? Ha? Kung makasagot sa akin, akala mo kung sino. Ah, tama na po. Pagsabihan mo yung asawa mo niyan, ha? Baka nakakalimutan niya. Dito siya sa akin nakatira. Matuto siya magrespeto sa akin. Akala mo kung sino makaaste. Eh kung saan, bijoke bar mo lang naman nadampot yan eh. O waitress, waitress lang. Akala mo kung sino santa. Eh kung hindi mo lang pinakasalan yan eh. Malamang, pok-pok na yan ngayon eh. Ha? Huwag niyong pagsasalitaan ganyan yung asawa ko. Kaya minamalas yung buhay mo. Dahil dyan sa asawa mo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa pamilya mo, Chris, eh. Alam ko, alam ko. Pero dapat ko na rin pinatulan si Papa, eh. Eh, kaya nagkakaganyan yan, eh. Kasi wala naglalakas loob na sumita sa kanya. Tama ba yung ginagawa niya kay Mama? Ano mo pinagsasasabi mo? Chris, alam ko mag-asawa sila. Pero gulay na si Mama. Wala siyang alam sa ginagawa ni Papa. Anak nang. Mail ba naman eh? Pagdas sa paliguan si Mama, siya nagpasok sa kwarto. Tambong parausan pa niya si Mama. Gulay na yun eh. Mail, walang malay. Hindi ko pwede panghimasukan yung bagay na yan. Mag-asawa si ano ko ba? Mama mo yun, Crisanto! Ina naman, Mail ba eh? Gagawin mo rin ba sa akin yun? Huwag na baldado ako. Melba. Huwag mo naman ako tulad kay Papa. Dapat hindi mo sinestress yung sarili mo, eh. Isipin mo na lang yung baby natin, no? Aalis ako dun sa pagkapanganak ko. Kung gusto mong makasama kami ng baby mo, sasama ka sa aming bumukod. Dahil hindi ko na kaya dito. Hindi ko alam kung paano mo natitisin tatay mo na walang respeto sa'yo, walang respeto kay Mama.
Kung wala kang gawin mamaya, sama mo akong kumain. Death anniversary na mag-ina ko. Sige, Chief. Napanaginipan ko si Gilbert. Kung mag-graduate siya with honors sa PMA. Putangin ang drugs yan. Kasama ka rin sa operasyon sa Bidea kagabi. Surveillance lang, Chief. Medyo naipit lang. Ang laki na eksena dun, ah. Pero malinis yun. Meron lang ako naging problema, eh. Hawa ko lahat ng cellphone ng mga suspect. Binalikan ko yung mga messages nila sa inbox. Pinasa ko yung text nila nung araw ng massacre, eh. Para meron lang hindi nagtutugma doon sa sinasabi ng lookout sa interrogation. Walang banggit ng bangko o kahit na anong robbery na naganap, eh. Chief, ilang sana ako ng follow-up sa intel. Kausapin ko si Bagawisan. Follow-up intel? Sir, meron hindi nagtutugma doon sa intel report na binigay niyo sa amin. Manapat. Hindi naman kita inassign sa operasyon na to para mag-imbestiga. Sir, with all due respect, paano kung mga innocent ano tao yung mga suspect na na-liquidate mo dati sa mga suspect na tinira mo ngayon, ha? Sir. Sir, pulis ako. Hindi birador. Yan ba ang sinasabi mo sa sarili mo para makatulog ka sa gabi? Walang gagalaw kay Carrasco, ha? Marapat, narinig mo ba ako? Walang gagalaw kay Carrasco. Yes, sir. Good. Tungkol kay Dindo Marasigan. Sa'yo to.
pulis ka ba? Ano gusto mong malaman? July 21. Bakit? Alam mo ba kung nasan siya noong July 21? Pumunta sa Bicol ang asawa at anak nila. Sinurpresa niya ako. Pumunta kami ng Baguio. Dalawang araw kami doon. Birthday ko kasi yun. Wala ba siyang kinausap? Kung nandun kayo? Wala naman akong maalala eh. Hindi naman kami lumabas ng hotel. Malakas ang ulan noon. Kailan kayo bumalik na Manila? 22 ng madaling araw. Teka nga lang ba? Ano bang kinalaman ng pagpunta namin sa Baguio yung saan nangyari sa kanya? Meron lang kaming anggol ng tinitignan. May kailangan ka pa ba? Sana masunod sa impyerno ang kaluluwa ng hayop na pumatay sa kanila. Ayos naman kayo dyan! Oh, Halifax machine. Oh, kailangan bumili pa ako ng bago. Kailangan ko sa bahay. Na lang po nitong forms. Miss, gumagana ba yung fax machine ninyo? Bakit, sir? Parang lumang-luma na kasi. 2 years na nga po namin nire-request yan sa dating manager namin na palitan na. Lagi kasing sira. Two years ka na dito? Magti-3 years na. Nakasick leave po ako nung araw na yun. Umuwi ka kagad ng bahay, bata ka. Pasada lang kayo muna ako. Sayang naman yung araw. Pag nakita mo si Andong, sabihin mo yung supply ko. Huwag mong titirahin yung putang anak ng bata ka. Minura niyo sarili niyo? Puta kayo? Piloso po, piloso po. Adik, adik. Lol! Nakitira niyo ako, ah! Ay, miss, sakay. Sa'yo. Di ba siya yung suspect sa robbery massacre? OMG! Huwag tayo dyan! OMG! Pek-pek nyo! Yun, sir! Saan tayo, sir? Hello, sa Carmela Subdivision. Ah, 150. 150? Sige! Ayos. Thank you.
Huwag ka na lang ako. Umaka dyan. Baba. Kuya. Kuya, wala ang pera. Lakad. Papunta ron. Kuya, sundan. Baba ka dyan. Sabo. Kuya, wala ang pera. Savings back. Wala akong kinalaman doon. Wala. Matias de Maranan, Roger Conce, Enteng Homicilio, Dindo Marsigan. Sino sila? Kuya! Kuya, hindi ako yun! Wala akong kinalaman doon sa robbery master! Matias de Maranan, Roger Conce, Enteng Homicilio, Dindo Marsigan. Sino sila? At ba't sila kasama sa testimony mo? Sir, wala talaga akong kinalaman doon sa robbery massacre. Sino si Matias de Maranan? Kapitbahay ko si Matias. Ay, inutangan ako nung dati sa Shabu, tapos tinakasan lang ako eh. Putang ina, mayayari ako ng supplier ko eh. Sir. Kaya mo siya sinama sa kwento mo? Oo, sir. Si Roger Ponce. Ah, si Roger Ponce. Informant ako sa Tondo dati. Informant ako ng polis. Tapos si Roger Ponce, ako nagsuplong doon. Ako nagsuplong doon kasi nagdakaw ng mga piyesa ng sasakyan. Nahuli ng polis. Kaya lang naging bata nung isang polis. Yan o, si... Enteng Homicilio? Enteng Homicilio! Oo, kuya. Balita ko, kuya. Yung Enteng daw. Sabi, pinatakas daw yung Roger. Mabuhuyan daw ako eh. Yayarihin daw ako, sir. Kaya, alam nila ako yung witness doon sa kaso eh. Sir! Si Dindo Marasigan, ba't siya kasama sa testimonyo mo? Tangkina! Adik yun! Adik yung putang kinapidayan na yun! May topak yun! Ginulpi ako nung minsan nahuli ako. Kuya, adik yun eh! Kuya, adik yun kung ano titira doon eh! Kuya! Dati sa PNP, umiikot ang putang ilang mga kwento. May na-identify sa witness. Pinadar ka. Sirma ako kayo sa akin. Sabi mo? Alam mo bang papatayin sila? Napapatayin! Pinagsasabi mo, alam mo ba ako? Putang ina! Ang ina, saan mo nakuha ang tayo? Ha? Kuya, gumawa lang ako ng kwento. Gumawa lang ako ng kwento kasi alam ko hindi ako titigilan ng mga polis. Hindi ako titigil na mahuli sa pagdi ako umamin. Nasirahan lang yung tricycle ko. Nasirahan lang yung tricycle ko dito sa may bago. Wala talaga ako kinalabi. Pumunta kami lang bago. Birthday ko kasi na yan. Ang tingin na nararamdaman niya sa ginagawa ko. Justicia lang, sir. Ibalik ang death penalty! At hindi tayo titigil hanggat hindi natin nabibigyan ng justicia! 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 Ako kayo parang awan niyo na paniwalaan niyo ako, sir. Sir, totoo eh. Sir, totoo eh. Tiyan mo! Sir! Putukan mo! Sir, mara! Putang gila! Hello? Chris, mga anak tao, wala si Papa eh. Dinala si Mama sa... Hello, Merot. Tawagin mo si Aling Judy. Binili ko na kay Tonto yung taxi nila. Nasaan ka ba, Chris? Malayo pa ako. Sa ospital na ako susunod. Tawagin mo si Aling Judy! Chris!
sir. Wow, okay sa akin, sir. Wala akong kasalanan na dami lang ako dito. Sir, ayoko pamamatay. Sir, parang awa niyo na, sir. Hindi ako masamang tao. Sila yung masamang tao, sir, di ba? Wala naman akong ginawa. Sir, naitindihan niyo naman yung sinasabi ko, di ba, sir? Sir, sir, yung nanay ko. Yung nanay ko nag-iitay. Execution style din ng pagkakabaril dito kay Junjun Carrasco. Nauna nang napagkamalang suspect daw sa Mabuhay Savings Bank robbery master. Pinatay niyo anak ko eh! Mga demonyo kayo eh! Wala naman ganun ko! Presidente, mahal na Pangulo! Bigyan niyo ng justisya ang kamatayan ng anak ko! Bigyan niyo ng justisya ang kamatayan ng anak ko! Ferdinand Junjun Carrasco was arrested, but have repeatedly told everyone that he's not a suspect sa Mabuhay massacre. Eh ano naman pong assurance sa mga police, sir, sa safety ng mga suspect na wala naman pala kinalaman sa krimen? Alam naman natin, sir, na mainit na ang damdamin ng mga kapamilya at kaibigan ng mga biktima sa krimen na ito. It's unfair sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga biktima na sabihin may kinalaman sila sa nangyari kay Junjun Carrasco. Kami sa task force, we're very careful sa mga identities ng mga persons of interest na in-explore namin in relation to the robbery massacre. Kayo sa mga media ang nagre-report nito. So if you want to be blameless sa mga ganitong klaseng consequences, I suggest you wait for our updates and please stop digging your own graves of suspects. Okay? Thank you, pare. Okay, pasensya na. Doming, itong round na ito, kapag natong hits ka pa, pamumulto na kita sa apo ko. Sarado ka? Hindi ka nagkakamali. Yan, oh. Oh, anak na, oh, wet. Aliwanag yan, ha? Ayoko na. Paano ka nga bawi niya? Ayoko na. Sandali, si Maring Esta nga pala, hindi ko napapansin. Nasa loob, basta kapakaramdam. Yatang tas? Oo. Ay, wala ba rin mo? Kaya na, balik ako. Oo, balik ako. Nakausap niyo na po ba si Bugawisan? Hindi pa. Mga inosenteng tao yung nadamay. Santo. May mga inosenteng tao pa ba sa mga panahon ito? Dalawang bagay lang yan. Gusto mong makatulog ngayong gabi. Paniwalaan mo ang intel na nakakuha natin. Na lahat ng mga taong yun may kinalaman sa massacre. Na lahat ng ginawa mo, tama. Dahil malaking posibilidad na hindi natin malaman ang katotohanan. Bukas pagsikat ng araw, tuloy-tuloy lang ikot ang mundo. Business as usual ang buong PNP. Hindi mo gusto na maiwan sa kawalan at hindi makatulog sa kaiisip na kung sino talaga may kasalanan.
condolence. Checkpoint. Oh, boys. Hey, my boys. Sir, jingle lang po ako. Pa-check up ka na. Oo. Ihi ka na, ihi. Sige po. Boy. Boy, ito. Boy, boy. Hindi kami nagpalaki ng mamamatay tao!
huwag niyo akong intindihin yun. Pa ba sa mga panahon ito? So makatulog ngayong gabi, paniwalaan mo ang intel na nakakuha natin. Lahat ng ginawa mo, tama. Lahat ng mga taong yan, may kinalaman sa massacre. Dahil malaki ang posibilidad na hindi na natin malalaman ng katotohanan.